Hello guys, good morning sa ating lahat. Welcome back to my channel. This is Igorot Gardener in Hong Kong. So, bago ko umpisahan ang diskusyon natin or talakayan natin, nais ko po munang magpasalamat sa lahat na sumusuporta sa channel na ito kasi na-reach natin yung 600 subscriber in, I think, magwa 1 month na. So, kung gusto nyong may shoutout yung channel nyo, comment down para mailista ko lahat yung mga channel nyo para sa next videos natin, ma-shoutout ko kayo. So, ang pag-usapan natin ngayon guys ay tungkol sa buhay OFW. Kung masaya ba o malungkot ang maging isang OFW. Ang lahat ng sasabihin ko ay batay sa aking karanasan dito sa abroad. Kasi mag-4 years na ako dito sa September 11. Kasi 2015 akong na-employ dito sa employer ko ngayon. So, para sa akin, malungkot ang bilang isang OFW. Malungkot ang journey dito kasi malayo ka sa pamilya mo. Dito mo mararanasan yung mga hindi mo pa nararanasan sa inyong buhay. Example, yung palagi kang puyat sa trabaho kasi kulang ka sa tulog. Magtatrabaho ka ng almost 24 hours. Magigising ka ng maaga, 5 o'clock, tapos magtatrabaho ka hanggang alas 11 or alas 12 ng gabi. Kaya konti na lang yung itutulog mo. Kaya kanabukasan, puyat ka na naman. Ganyan ang buhay abroad ng mga OFW. Laging puyat at saka kulang sa tulog. Minsan pa, ang pagkain mo, ang binibigay sa iyo yung mga tira-tira ng mga amo mo or employer mo kung ikaw ay stay-in or hindi food allowance. At least kasi kung food allowance ka guys ay makadiskarte ka, ikaw mismo ang bibili ng pagkain mo. Kaya yan ang kagandahan ng food allowance. Pero kapag hindi ka food allowance, yung amo mo, siya lang yung magbibigay ng pagkain sa'yo. Buti kung yung ibigay niya pagkain, yung mga kaluluto lang or hindi yung tira-tira. Pero mostly, na OFW dito sa Hong Kong, sa abroad, ay maraming nagre-reklamo kasi yung pagkain na binibigay ng mga nilang mga amo, yung parang hindi ngayon, hindi sila sanay. Kumbaga, kung noodles lang, yung pagkain nila, noodles, itlog, ganun lang. Pagkain ng mga domestic worker or mga katulong dito sa Hong Kong. Mostly, ganun lang ang mga reklamo. At saka yung walang time limit yung trabaho dito. Parang unlimited siya. Kung nagtrabaho ko ng 5 o'clock in the morning hanggang 12 o'clock or 11 o'clock ka. Kasi wala siyang yung standard na working hours, sabi nila. Kung walang working hours dito ng mga domestic helper, kaya sa ganyang para naabuso tayo sa oras ng trabaho. Kasi almost 14 hours, 13 hours, ganun tayo magtrabaho kasi wala tayong working hours dito na bilang OFW. Kaya naabuso tayo. So, kung sa ibang bansa naman, kung baga sa company, I think maikikiri na overtime yun eh, yung exist na oras mo. Pero sa mga domestic helper dito sa Hong Kong, ang mga katulong, mga gardener, ganun, talagang walang working hours, kaya hindi mo compute kung ikaw ay overtime or not. Kasi wala tayong working hours bilang isang domestic helper or katulong dito sa Hong Kong. Yan guys, tapos kaya malungkot ang bilang isang OFW.
malayo ka sa pamilya mo. Siyempre. Tapos, para sa nagsasabi na masaya ang buhay ng bilang isang OFW ay ang masabi ko lang sa inyo ay hindi masaya. Sa mga nakikita niyo na picture ng mga auntie niyo or uncle, kababayan niyo na nakapost sa Facebook na parang ang saya-saya nila, nagtatawanan, yung nagkukulitan, pero ang nakikita mo yan ay ginagawa nila lang yan para at least maibsan nila ang kanilang mga pangungulila sa mga nilang mga pamilya. Yung parang libangan nila yung mga picture-picture dyan sa mga park, mga parke, para at least malibang ang nilang mga isip at saka mga nilang puso na kasi na homesick sila sa kanilang mga pamilya. Kaya hindi masaya. Yan lang ay parang yan ang solusyon nila para may alis sa kanilang isipan na mamimiss nila ang kanilang pamilya. Yung mga makalimutan ng konti. Kaya nagpipicture or anong ginagawa nila sa mga parke. Tatawa ng ganun pa. Ito ang suggestion ko sa mga may nagbabalak na mag-abroad. Bago ka mag-abroad, dapat kaya mo lahat ang lahat na sinabi ko. Kaya mong kulang sa tulog, kaya mo ba ang kumain lang ng noodles, kaya mo bang kulang sa pahinga, tsaka kaya mo bang iwan ang inyong pamilya. So kayong may mga kapamilyang OFW dyan, dapat ang pinapadala na lang mga pera sa inyo ay iniingatan nyo or pinapahalagahan nyo, huwag basta-basta kinagasta sa walang kwentang bagay. Kasi ang pirang yan ay galing sa dugo at pawis nila. Yan lang guys ang masasabi ko, and mabuhay ang OFW. Mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.